Hello, good morning guys. Welcome back to my YouTube channel and today it's super exciting kasi nag-start na kami sa landscaping. Yes, na-realize ko na magastos talaga pa-landscape, but it's always an investment kasi yun talaga magpapaganda sa facade ng house mo, yun na magbibigay ng first impression sa mga dumadalaw sa house mo. And today, nakausap namin yung landscaper namin, si Kuya Dodong. Tapos, nire-refer siya ng neighbor namin, Brother Gumbay. So, thank you guys, kay JP and Zen. And this episode, papakita namin yung transformation ng house ko to look like, to finally look like a house. And ito ang updates. Here you go, look at this. So, ayun yung trash can namin, syempre. Binamake sure namin lahat ng kalat nasa gutter lang para hindi kami mareklamo. But, ayun, oh, pansin nyo, ito yung initial delivery ng mga plants. We have the spider plants, we have the Eugenia, ito yung mga Hawaiian palm, silver button. Iba na natubo dito. Dito talaga yung tumubo eh. So, tingnan natin. So, kung napapansin nyo, ang galing ni Kuya Dodong of Linagad Gardens. Yung gusto kong dating niya, it's parang very resort-ish style. So, mga bato. Bato talaga ang nakalagay dyan. And, meron ako funny kwento. Na-realize ko, kasi yung isang street nagkaroon ng landslide. Tapos may nalaglag ng malalaking boulders ng mga adobe na bato. Now, nung binabasag nila, kasi syempre tatapon na yan. Sabi ko dun sa, pinaalam ko sa president ng village na, pwede bang kesa itapon nyo, kunin ko na lang. Kasi parang pwede ko siyang gamitin eh. Pwede ko siyang gamitin pang landscaping. True enough, pinahakot ko halos lahat. Pinahakot ko halos lahat at ito ang nangyari. Look. Adobe rock yan. Guys, hindi basa-basa yan nababasag. Tipong yung maso, nagbabounce off lang. And ang galing pala sa mga landscaping, importante pala yung mga ganyan. Yung mga pipes where extra water will come out. Of course, we have the Seflera. I don't know how you pronounce it. Seflera. Of course, the Eugenia. And different kinds of plants. We have more here. So, dahil natapos na yan, ready na matapos ang steps ko. Tatapusin yan. And ongoing pa. So if you look up, boom, meron tayong traveler's palm. Tagal na tagal ko nang gusto yan. I'm sure pag nakikita nyo sa ibang posts ko, tawag dito, bare na bare pa. Puro debris lang laman yan. But now we have African talisay. Baby pa siya. Baby pa yan. And then we have the yucca. Natatangkad pa yan. Ayusan pa yan. Nalagyan pa yan ng mga peanut grass. And this one, na-realize ko, mabibili mo yan online. Guys, mabibili nyo yan online. Actually, solar powered yan. So, pagdating ng gabi, iilaw yan ng malakas. So, at least, hindi na kayo gagastos sa kuryente, di ba? Okay, so tayo dito. More steps. We have the traveler's palm. Tangkad, oh. 10 feet yan. Tapos lalagyan pa yun ng mga bato. Ito naman ang aming variegated African talisay. Nice. So, lang makakwento ko sa inyo actually guys na ginawa namin kesa na bumili ng bato. Eh, kung meron naman dito, di ba? Eh, gamitin yun na. Sayang naman. At, Mel? Oh, Mel is inside. Napagaling na asawa ko. Siya nag-design halos ng, or siya halos nag-bigay ng mga plants ko anong nababagay dito. Kaya, ayos. Hindi na kailangan kumuha ng pro or expert kasi may sariling pro na ako na
magaling mag-design. So ito sila kuya. Na. Pansin namin na may puno pala dyan bago simulan yung bahay. And remember yung mga sinabi kong bato na landslide? Ito yun. These are adobe rocks. And kitang-kita na naman, no? Napaka-blue. Super ganda. And today, kukontinue nila yung wall. At tapusin na nila ito. Next up will be the finishing. At di pa tayo nagtatapos dito. Meron pa ang the insides. Si Mel, maraming alagang plants. So, nagbigay kami kay Kuya Dodong plants na alaga namin na pwede pang gamitin dito. So far, naglagay na ng banana plant dito. Some of her plants. Gusto ni Mel na medyo may overflowing na putos. So, nilagyan niya. Exciting! Dito naman, ito will be the receiving area. At, una kasi medyo plain nung nilagyan. Beside the water tank, meron tayo mga... Kuya, tawag po dito? Sipirichi! Yan, sikat na sikat na sipirichi. Tapos dinagdagan ni Kuya ng mga... Sefrera. Yung pala yun. Hindi ko ma-pronounce. Again, ilagyan ko ng solar-powered lights para pagdating ng gabi. Milaw yan. At may special guest. Hi! Hi, Cloud! Epal ka. Okay. So, manood dito. Next project will be this part. Kasi maraming alaga si Mel na selo. So, we'll put it all here. Like that. More plants. Okay, guys. We'll give you an update soon. Hey guys! Ayun, I know na update ko kayo regarding the landscaping ng bahay, pero here we are at masasabi ko na tapos na landscaping ko, guys. Ito masasabi ko na mukhang bahay na yung bahay ko. So, quick update for all of you guys. Ito na nga yung bahay ko. Sa wakas nakapag-ipon para sa landscaping. And I'm super super happy sa gawa ni Kuya Dodong. At lagay ko yung Facebook niya dito para sa mga gusto, yung mga nagpapatayo ng bahay ngayon, kung gusto niyo mag paayos ang landscaping niyo, ayun, pwede niya kayo tulungan. So ang utos niya sa amin is to water the plants every morning and then every afternoon for 1 month. At ngayon masaya kasi meron na kaming current plants eh. May mga hawak na kaming plants dito o mga alaga. So, dito, pinalagay na namin. Kaya nakatipid. Nakatipid kahit papano. So, and guys, ito yung episode natin. Alam ko, pinakita ko doon sa isang video na ginagawa pa lang. Ito yung mga bato na nakuha namin ng libre. Kasi tapon naman siya at nagawa ko siyang plant box. So, here it is now. I hope you guys enjoy the tour ng aking landscaping dito sa bahay. Okay, so dito tayo magsisimula sa dulong-dulong part ng bahay. So, again, yan yung mga bato na sinasabi ko nung kinakwento ko sa inyo na napulot namin. Actually, hiningi na lang kasi itatapon na lang yan eh. So, nilagay na namin dyan, namin, no? Talaga, sila kuya gumawa niya. Pero we had some plants na alaga talaga namin. The elephant ears. So, itong mga to, mga indoor talaga yan. Pero tinrain namin na mabuhay sa outdoor. Kaya, ayan, nawala na yung mga lumang leaves nila. Tapos, bago na yung tumutubo. So, yay! Natuto din. Woo! Naku, kapag lumaki yan, malaking-malaki talaga. And then, we have the peanut grass. Ayan, peanut grass. Saka yung slafera. And then the other spider, kung ano man tawag doon. So, sa mga plantita dyan, tulungan niyo ako, alamin ko anong mga pangalan yan. But, isa to sa mga alaga namin. Yan, the African talisay. Isa yan sa dalawang African talisay na meron kami. At ito yung isa. Ito yung isa pang African talisay. Guys, ipopost ko yung photo dito. Kung gaano kalaki talaga ang potential growth ng African talisay. Oh, diba?
Ang ganda, di ba? So hopefully kapag tumagal ng ilang taon, ayan, lalaki yan. From mga babies pa yan eh. So hopefully after how many years, matangkad na matangkad yan. Pero okay lang. Hindi man kailangan gumastos agad ng malaki at mahal na puno eh. Kasi kung nasa bahay lang kayo, tapos matagal naman kayo dyan, eh makikita niyo yung growth ng magiging puno niyo. So okay lang to start small. Tip sa mga gusto mag-landscaping, kung gusto niyo maganda agad, pwede naman. Kung may kakayahan kayo bumili ng medyo mahal na halaman o puno, go for it. Pero kung ako, mas gusto ko practical, maliit muna, alaga namin yan. Kano lang kuha ko dyan? Mga 1,000. 1,000, yung ganyang katangkad na. So again, gusto ko i-point out to. Ito ang peanut grass. Ang kwento sa amin ng kapitbahay namin. Ito, lumalakpas na siya. So design talaga yan para lumakpas. Ang kwento sa amin, kasi dito sa Antipolo, maraming ahas. Kaya ang peanut grass ang sinadjust nila ilagay. Kasi ayaw ng mga ahas yan, iniiwasan nila yan. So, good move para sa amin. Yun, we have other plants na nilagay dito. Ito yung tinatawag na, ito yung tinatawag na Eugenia. So, as you can see, after 1 month, medyo malago na siya. Ayan, ngayon medyo makalat, pero pagdating ng December, babalik sila landscaper at gugupitin nila para makuha nila yung shape na gusto namin. So, ano sa tingin nyo okay dito? Siguro parang gusto ko square or bilog. Para lang may contrast dun sa kanto-kanto ng bahay. Ayun. So we have more salifera dito. At isa to sa baby ni Mel. Ito yung rubber tree. Ang rubber tree talaga, outdoor plant talaga yan. Pero tinan mo, napakaganda. Napakaganda. Pero iniiwasan yan sa mga dogs kasi kung may dogs kayo, ingat kayo sa kung saan yung nilalagay yung rubber tree nyo kasi poisonous daw for them yun. So, kahit sa labas na namin nilagay. Dito naman, sa kabilang part ng bahay, we have more salifera. I forgot kung anong tawag dito eh. Ayun, Eugenia din ito. Ito, color green na Eugenia. We have more salifera. Ayun, kung nakikita nyo guys, medyo kalat-kalat pa siya ngayon. Pero bigyan nyo ng mga ilang buwan, mga 6 months, ay magiging malago yan. Tapos gugupitin ulit namin. So, sa labas, ganyan ang itsura ng landscaping. Ayan, mamaya, So, mamaya ipapakita ko kung ano itsura ng bahay from the outside para mas ma-appreciate nyo. Kasi ngayon medyo close up eh. So, nung dati, nakita nyo inaayos pa yung steps ko. Ngayon, gawa na! Yay! So, nagdagdag kami ng mga peanut grass, more Eugenia na kukortehan namin soon. Nalagay ako ng mga ganito. Guys, kung gusto nyo makatipid sa kuryente, marami ng solar-powered garden lights na pwede nyo ilagay around your garden, around your landscaping para makatipid na kayo sa kuryente. Libre na, di ba? So, dito, isang accent tree. Meron yucca dito. More Eugenia, Lysifera, and the other colors. Pang-accent. Pagdating natin dito sa medyo angat-angat, ito, di ba natin. Meron tayong traveler's palm. Ito ay 10 feet high. Yan, nakuha ko rin kay Kuya Dodong. So, meron tayo pang accent dito, mga kukortehan. Yan, nilagyan ng mga bato. Of course, the solar-powered light. And this is called the spider lapis. I think, I'm not too sure. So, kung maglalakad tayo, ito yung isang baby namin. Isang baby na nabili namin. Ito yung variegated African talisay. So, katulad siya ng puno na pinakita ko kanina. Pero, variegated, meaning may mga puti. So, with regard sa mga ganyan, ang balita sa ganyan, mahal. Ang ganyan, yung kasing tangkad ng kanina, kung ganong kataas ang kinuha ko na variegated African talisay, guys, 24,000. So, yung maliit mo nang binili ko para alagaan namin, tapos tatangkad yan, di ba? So, ituloy na natin ang landscaping tour dito sa bahay. Kaya nagtago muna ako sa araw. So, pagpasok nyo ng gate sa garahe, may mga plants pa dito, may banana, tree, may mga golden pothos na nakakalat dito.
Ayan, sadya yan na hanging. Ayan. Si Mel naglagay ng lemongrass pang iwas sa mga snakes and mosquitoes. Ayan, meron siya mga watermelon, peperomia. Pag binali natin yan dito, ayan. We have more actually. Ito yung banana trees niya. Parang pink princess ate. Philodendron something. We have more pothos over here. Alamin natin kung anong pangalan nito. Pero ito yung parang gigantum. Gigantum ng naregalo sa akin ni Green Corner Plants. Luxury Plants. From Tagaytay. So, sadya namin yan na may ganito. Yung pothos, bumabaksak. Para may design, may contrast. So, lipat naman tayo dito. Grabe, hindi mainit. So, ito yung isang gustong-gusto ni Mel at pinagbigyan natin para ma-work, para maging busy siya dito sa bahay. Ito yung mini garden na ginawa namin para sa bahay. So, we have a lot of stuff here. And we will start with some more lemongrass or citronella. Meron dito, pang iwas sa mga mosquitoes. Meron calamansi. Yan, importante yan. Ay, ito, isa favorite ko to. Sili! May mga sili dito. Yan guys, so, kita nyo yan. Yan, may sili. Isa na. Eto guys, meron tayong sili dito. Ayan, nagbunga na oh. Tapos, ayan daw yung siling sigang. Ayan, pangluto. Ito naman yung sinasabi nilang mahal lang sili. Ayan yun. Ayan, chili, favorite ko. Pampaanghang. Ang problem namin dito, Diyos ko po. Ang problema namin dito, dahil bird sanctuary to, itong village namin sa Antipolo, ang dami-daming ibon dito, ginagawa nilang pagkain tong sili. Pero okay lang, eh, kung masaya sila, edi go. Pero nakakatuwa kasi sa pagkain nila ng sili, pagpupo nila, ayan, kumakalat ang mga plants na sili namin. More sili for us, I guess. Siguro ang pwedeng gawin, lagyan ng parang kulambo or net para hindi na nila tirahin. Kasi di kami na makapag-harvest eh. Sundot-sundot lang. Anyway, dito naman ang aming talong. Ayun. Ayun kung susilipin nyo. Medyo nagbubunga na siya. Meron na konti. Tapos galing dyan, magiging talong yan. Then, ito ang aming kamatis. Ayan, binalutan na namin para sigurado at hindi tirahin ng insekto o peste. Siyempre, importante, meron tayong malunggay dito. Ayan, sa totoo lang, pinuto lang namin tong puno eh. Pero nabuhay siya. Okay guys, dito naman tayo. Kaya nilagyan namin ng ganito, ng parang wall, ay para gumapang yung ibang plants na mahilig gumapang. Literal. So, from there, kita nyo naman, ang ampalaya ay nagbubunga na. Ayan. Kung napapansin nyo bakit naka-plastic, para hindi sila pasukin ng peste o insekto at masira. Katulad nito. Ayan, napasok na siya ng sayang to. Pero at least siguro yung seeds pwede ma-harvest at i-plant ulit. But we have so many healthy na ampalaya dito. Yay! Lalaki na. Tapos gagapang pa ng gagapang yan. Kaya excited kami dito. Soon magiging color green yan. Ayun, marami tayong pechay. Marami tayong herbs na nilagay dito. Naku, itong si Mel talagang nawili sa pagplant ng mga gulay dito. Alam ko may mga basil dito, cilantro, mint. Ayan, marami siya nilagay dito. Tapos, ito, parang ito yung blue ternity. So, pwede itong gawing ano, pwede itong gawing tsaa. Yan. Yan mo lang, what you call that? I-grind mo lang, I guess. Tapos, sabi nila, pag hinalo mo yan sa bigas nyo, sa kanin nyo, mas magiging healthy daw yan. So, we have
more herbs at hindi ko alam ang tawag doon. Kung napapansin nyo, may mga pots kami dyan na nakatabi. Bakit? Kasi hindi ganun kalalim ang lupa namin para sa gulay na gusto namin i-plant tulad ng ito. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Sitaw ba to or ano? But pinlant na namin para malalim. So, yung ibang pots kesa itapon, gagawin na naming planter box para sa onions, yung mga pinaplant underneath, like ginger, luya. So, naalala nyo na may African talisay ako sa labas, di ba? Ito, regalo ng isang kapitbahay. Yun, napakabait niya. Ito, babying baby pa. So, nasa maliit na pot pa siya. Kapag tumangkad pa yan, lipatan natin sa garden para maganda. Okay, kung saan tayo galing kanina? Ito naman yung entrance ng ano ng guests. At meron tayo dito yellow bell. Yun, actually, tatali pa namin yan. Tatrain pa namin na tumayo para maging maganda. Nagagay kami ng matangkad na Eugenia. And more the dwarf rapis. Alam nyo yan, dwarf rapis. At tinatrain na namin na nasa labas sila. So dito, ito ang barbecue area kasi. Pero wala pa akong pambili ng barbecue. Wala pa akong pambili ng grill. So, ano na lang, to follow na lang. So, pero ang balak dito, lalagyan ng upuan, lalagyan pa ng mga ilaw-ilaw dito. So kapag may pera na ako, ayun, doon ako bibili. Ayun, itong side naman to, yung gilid ng bahay, isang lanay area. Pero para may design, may mga dwarf rapis pa dito. Ayan. Mamaya aabot tayo doon. Kukwento ko kung ano meron doon. Dwarf rapis. Ito hindi ko alam, pero nagbubunga siya. Ang ganda. Sige. Ngayon, punta naman tayo sa first balcony. Kung saan may mga halaman din dito. Ayun. Dahil napakagaling ng asawa ko sa pag... Baga landscape din. Dahil expertise niya ang ano, alaman. Ito, yan ang view. View ng Antipolo. Ilagyan niya ng tawag dito na Hawaiian palm. Yan. Hawaii! Aloha! Yan yung Hawaiian palm. At pang outdoor din to. Yo! I'm shooting! Ayan, yung asawa ko naghanap na. Kain na daw kami. So, hindi lang isa nilagay niya dito, kundi tatlo para sa balcony kasi pampaganda naman kasi ganda. So may isa doon at dalawa dito sa potting area. Thank you GT Stoneworks at Anton Magyalo ka. Ayun, si NC Anton, anak ni Ate Lizelle. At, sinama na namin siya dito sa bahay para maka-enjoy naman siya dito sa bahay. So ito yung potting area from GT Stoneworks. At saka kami nagpupustahan ni Daddy. Okay, kung nakikita niyo to guys, ito ang dalawang huge pots from Cornerstop PH at sila nag-supply niyan. Napakaganda oh. At ang nilagay namin diyan yung red palm. Yun. At ang ginawa diyan ni Mel, nilagyan pa niya ng mga konting halaman. Ganda, nagbo-bloom na. Para ma-accent pa lalo yung pots and the red palm. Katulad nito. Ayan. Ganda. So, kung sa ngayon nakikita nyo, medyo bare pa yung balcony. Ito pa lang ang nakalagay dyan, pero para sa kabilang lanay yan. May parating na outdoor furniture dito galing sa 51 all-weather furniture. Super excited ako dyan. Gagawa ako ng separate vlog para dyan. Pero gusto ko ipakita sa inyo ito. Guys. Boom! Nakita niyo tong napakagandang bonsai. My goodness. Guys, ito ay 20 years old na. Itong bonsai na to. 20 years old at bigay sa akin ni Sep Vergara ang gumawa ng aming sing-sing. And una natakot ako eh. Sabi ko, paano ko alagaan to? Kasi mahirap mag-alaga ng bonsai. But it's so beautiful. Ito, binibigyan namin ng sapat na araw. Yun daw yung kailangan eh. Pero look at that. Napakaganda. Grabe init.
Alas 12 na ngayon at hindi nyo na makita sa kaitiman ko. Pero we have a fortune plant here. Yun. Sobrang lago na nga niya eh. Medyo hinaharangan na niya yung main door so kailangan maggupit konti. Pero nilagay namin dyan dahil alam namin malago siya para maprotektahan ng narador na meron tayo dito. Tawag dito from the afternoon sun. So may isa pa kaming bonsai dyan na maliit. Pero naghahanap pa kami ng stand na bato. So ayun guys, nakita nyo na yung landscaping ng bahay ko. Gusto nyo makita yung loob? Well, we'll save that for another time. Pero at least napakita ko na sa inyo kung ano ng bahay na landscape. And I'm super happy na naisama ko kayo dito. Alam nyo guys, ang tagal ko tinis na wala pa akong landscaping. Kasi syempre, nag-ipon ako. But I'm happy to show you guys na sa wakas, meron ng ganito. Ayun guys, so I hope you all enjoyed the landscaping tour. Marami pang gagawin dito, yung mga updates na ipapakita ko sa inyo. Ipopost ko na lang dito ulit for a separate episode. But thank you, and if you liked this video, please do click on the like and subscribe button. At request nyo lang kung anong gusto nyo pa makita. Full house tour kapag may laman na. Medyo nag-iipon pa, pero iisa-isahin natin yan. And I will make sure to bring you guys on my journey to finishing my house. At for now, yan ang itsura. Thank you guys. Don't forget to click on that notification bell button para ma-update kayo sa mga future vlogs natin. So, this is the house. I hope you guys enjoyed. Be safe, everybody. And stay healthy. See you guys soon.